Filipino at mga wikang katutubo sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, kapwa naming mga Pulino! Malugod naming inaanyayahan ang bawat isa sa isang natatanging pagtatanghal para sa selebrasyon ng Buwan ng Wika. Sa araw na ito, tayo ay magbunyi at magpugay sa nakamtan nating dekolonisasyon ilang daang taong nakalipas. Kasabay nito ay atin ding gunitain ang pagdating ng Kristyanismo sa ating bansa. Sapagkat katulad ng pag-usbong ng wikang Filipino at mga katutubong wika sa bansa na dala ng mga dayuhan, ay ganoon din ang paglaganap ng pananampalatayang Kristyanismo. Iba-iba man ang ating mga wika, bahagi tayo ng iisang dagat. Sa pagsisid sa malawak na karagatan, ay nakarating ang isang Portugis na manlalayag na si Ferdinand Magellan sa rehiyon ng Visayas noong 1521, 500 taon na ang nakalilipas. Dito nagsimula ang kolonisasyon ng Europa na naging daan ng pagkakatatag ng Kristyanismo. At noong 31 Marso, 1521, si Magellan, kasama niya ang kanyang mga grupo ng manlalayag, idinaos ang unang misa sa isang maliit na isla sa Leyte, Cebu. Tinanggap ni Haring Humabon ang Kristyanismo na nooy nagpabinyag din kasama ng pagpapabinyag ng kanyang pamangkin na may sakit ng halos 2 taon. Nanooy, pagkatapos ng binyag, ito ay gumaling. At mula dito, mahigit 2,000 ng kanyang mga tao ay nagpabinyag. Dito nagsimula ang pag-usbong, paglaganap at pagbabago ng mga sinaunang Pilipino at mga dayuhang manlalayag sa paniniwalang Kristyanismo. Sa ngayon, ang Pilipinas ang 3rd bansa na may pinakamalaking populasyon ng Katoliko at patuloy na umusbong mula sa biyaya ng mga santong nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya kay Hesukristo. Salamat kay San Lorenzo Ruiz at Pedro Calungsod kasama ng mga pari at madre na nagbibigay inspirasyon sa pagpapanatili ng matatag na Kristyanismo. Naway sa paggunita natin sa taong ito sa 500 ng anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo ay patuloy tayong magpasalamat sapagkat tayo ay biniyayaan upang magbigay biyaya. Blessed the hundredfold, the cross of Jesus Christ in our Asian shores. Is now 500 years cherished heretofore. He has given us faith, a gift to love and to share. Esta fe bendición también nuestra misión, a todos los que sufren traemos salvación. A todo el mundo compartir su compasión, a toda la humanidad llamamos a la conversión. Na ang
Sor Luis, San Pedro Kalungsod. Tanan nga Pilipin, hun Santos ug Bulahan. Dadangat to sa Dios ang among pasalamat. Lakip among panaan nga magmatinud-anon. Tayo'y ibat ng pag-usbong at paglaganap ng Kristyanismo ay ang pagkakakilanlan ng ating lahi. 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang bangka. Itinatanghal nito ang perspektiba ng yaman ng ating lahi ay nasa mga wika ng bansa na dala ng lahing Austronesian na nanirahan sa iba't ibang panig ng kapuluan. 1,000 taon na ang nakalilipas. Hindi rin mapabubulaan ng naging instrumento ang bangka sa pagpapalaganap ng wika at kultura. Anupat ang bangka ay isang neutral na simbolo ng ating pagka-Pilipino, mapakristyanismo, Muslim o katutubo. Mula sa pagkakaalipin ng mga Pilipino sa mga Espanyol, na sinundan ng pang-aalipusta ng mga Amerikano, sa pang-aabuso ng mga Hapones, sa laban ng diktatoryang pamamalakad ng gobyerno, tayo ay nananatiling matatag at di kalaunay nakamtan ang kasarinlan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Tila mailap ang totoong sikat ng araw sapagkat mababanaag pa rin ang kalungkutan dala ng kahirapan, kawalan at kakulangan ng trabaho, pagkasira ng kalikasan, pagbaha, pagkasunog, pag-alboroto ng mga bulkan, hidwaan sa politika, at sa gitna ng pandemyang ating kinakaharap, ang Pilipino ay patuloy na lumalaban, nanatiling matatag
at nagtatagumpay. Salamat sa ating mga magigiting na mga bagong bayani. Huwag sana ang sarili lang pakisama't bayanihan. Subukan nating isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo sa lubungin ng kinabukasan. Pilipino sa mga bagong buwan.
makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Pangarap parang kailan lang sa panaginip ko'y nakita. Ngayon ay dumating nang bigla sa aking buhay. Tinaubusan ng pag-asa, ako'y nanalig sa isang pangarap. Ako'y naniniwala, ako'y lilipad at ang lahat makapakita sa isang pangarap. Ako'y naniniwala, hindi ako titigil hanggat aking makakaya. Unting-unting mararating tagumpay ko'y makikita. Patuloy ang pangarap kahit saan, kahit kailan. Alam kong ako'y patungo sa marami pang tagumpay sa isang pangarap. Ako'y naniniwala, ako'y lilipad at ang lahat makakakita sa isang pangarap. Ako'y naniniwala, hindi ako titigil hanggat aking makakaya. Unting-unting mararating tagumpay ko'y makikita. Ako'y anak ng lupang hinirang, kung saan matatagpuan ang iyas ng perlas ng silangan, nagniningning sa buong kapuluan. Tadlay ko ang iwagan ng silangan at saan mang bayan o lungsod, maging tihog, hilaga at kanluran, ang Pilipino ay namumugon. Sama-sama nating abutin pinagkatayong nabituin, at ang aking tagumpay, tagumpay ang aking lahi, tagumpay ang aking lipi, ang tanging minimiti at inahan, hanggat ko'y tagumpay nating lahat. Ako ay may isang munting pangarap sa aking dakilang lupain, at sama-sama nating pagsisikap, sama-sama rin mararating ang iba't ibang galaw, iisang patutunguhan. Dito isang araw, isang kapuluan, sama-sama nating abutin pinagkatayong nabituin, at ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging minimiti at inahan, hangat ko'y tagumpay nating lahat, hangat ko'y tagumpay nating
una-una, kaya-kaya ay! Una-una, 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 kaya-kaya ay! Una-una, 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 kaya-kaya ay! Ay isang handog ng bawat Pilipino sa mundo upang patuloy nating mapagtagumpayan anumang pagsubok o pandemyang ating kinakaharap. At naway, patuloy din tayong magpasalamat at manalig sa ating pananampalatayang Kristiyanismo sapagkat tanging si Jesus lamang ang ating sandigan. Ngayon, ay ating ipagdiwang ang tagumpay ng ating pagka-Pilipino at pagiging Kristiyano. Sama-sama tayong sumakay sa bangka at gamit ang iisang saguan ng pagiging Pilipino at Kristiyano. Sabay-sabay nating ipagdiwang ang dekolonisasyong ating nakamtan patungo sa mas maunlad at mapayapang Pilipinas. Mga kababayan! Tayo Pilipino, kahit anong tulay ng balat, isa sa puso, mapatanggalong Bisaya o Ilocano. Walang tatalo sa pagsip na ating mundo. Isigaw ng malakas ang ating manalo. Pangang pag-usapan ng mga negatibo, mangyayari sa mampalika na sa mundo. Kinabukasan na natin to.
Pilipino at mga wikang katutubo sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Bilang sabit sa paa, ang mga kababaihang nagsasasayo ay may hawak ng kabanipo upang gawin pagtakbo sa kanilang mukha o kaya sa kanilang titi. Ang barot saya ay sarili itong tradisyonal na ensemble ng pananamit na sinusot ng kababaihan sa Pilipinas. Ito ay isang pambansang ng Pilipinas at sama-sama ang mga karanito mula sa parehong pre-kolonyal patutukong Pilipino at kolonyal ng Espanyol na mga estilo ng pananamit. Loving Father, you call.
kailangan ng isang tunay na Pilipina hindi nakikita sa panlabas ng kaanyuan. Bagkus, ito'y nakikita sa panloob na katangian. Isang mapagpalang araw, madlang people, ako si Binibining Valerie Garingo ng 12 taon, pangkat STEM B. Sa lahat ng kapwa ko mag-aaral, kaibigan at mga TikTokers sa buong kapuluan, sa pamamagitan ng modernong konsepto ng pagtangkilik, hinihikayat ko kayong mahalin, pagyamanin, payabungin at ipagmalaki ang sariling atin. Ikaw, ako, tayo ay Pilipino. Proud, Tolino. Pagod atong hangpon kadaungan tapangan hatagag hindi ang sikataw kayaw sila ilapapos hindi ang kaugalingon ang huna-unaon kitang bayayong pagkitain sulayan na to pag-asdang o pagkapot sa taalang upa kung maguban kita sa katunta ang kaugmaon paglain atong lain ang kitang Pilipino pangtugan ang kaliwat ko.
maghirap ang trabaho mo. Pagbutihin mo dahil pag gusto mo ay kaya mo. Kung kaya mo ay kaya niya at kaya nating dalawa. Mga kababayan ko, dapat lang malaman nyo, uli ba ko sa kulay ko, ako ay siya ng tahanan. Bigyang galang ang ama at ang payo niya ang susundan. At sa magkakapatid, kailangan ay magmahalan. Dapat lang ay pag-usapan ang hindi nauunawaan. Huwag takasan ang pagkukulang, kasalanan ay panagutan. Magmalinis ay iwasan, nakakainis marumi rin naman ang magkaaway, ipagbati. Gumitna ka at huwag kumampi. Lahat tayo'y magkakapatid, anumang mali ay ituwid. Magdasal sa Diyos, may kapal, maging banal at huwag hangal. Itong tula ay alay ko, sa bayan ko, at sa buong mundo. Bye.